Welcome again to my YouTube channel. So it's me again. Hi guys, welcome again to my YouTube channel. So nagtataka ka na naman ba kung bakit nabawasan na naman yung subscriber mo? So bakit nga ba nabawasan subscriber mo? Ano nga ba ang dahilan nito? Dahil ba to ay may nag-unsubscribe sa'yo? O dahil na-spam yung nag-subscribe sa'yo? So, ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nabawasan na naman ang subscriber mo? So guys, bago po ang lahat, sa pa-visit daw po si Ma'am Ludely Bumatay. Si Ma'am Ludely Bumatay, pag bumisita kayo sa bahay niyan, ibabalik niya yan doble sagad, walang kulang, walang labis, walang sobra. Gets nyo? So guys, pa-visit na lang po si Ma'am Ludely Bumatay. Back to back na yan guys, visit-visit na lang. Alam mo yung feeling na sobrang effort ka maghanap ng mga kasab-tusab mo, ka-VLS mo, tapos halos wala ka nang ginagawa sa bahay mo, tumaas lang yung subscriber mo, dumami lang yung subscriber mo, di ba? Nag-effort ka, nag-poyat ka, binigay mo lahat ng oras mo, pero pag-gising mo, naubusan ka na. So ano nga ba yung dahilan kung bakit nabawasan na naman ang subscriber mo? Una, ito yung pag-unsubscribe. Unsubscribe dahil siguro hindi nila gusto yung channel mo, or hindi nila trip yung channel mo, or guys, hindi nyo ba alam na once na nag-unsubscribe kayo, 5 ang mawawala sa inyo? Opo guys, 5 ang mawawala sa inyo once na nag-unsubscribe kayo. Ayun yung policy ni YouTube ngayon. Yun yung na-experience ko and based dun sa mga nakikita kong mga sinasabi nila. Then, guys, wag na wag nyong gagawin ang mag-unsubscribe dahil kakarmahin din kayo. May karma po ang pag-unsubscribe guys. Dahil gagawin ni YouTube sa inyo is 5 beses i-delete niya yung mga nag-unsubscribe sa inyo. Diba? Kaya ako, pag once may nag-unsubscribe sa akin, so, Deadma, pag may nag-unsubscribe sa akin, so, Deadma, diba? Kaya ako, pag once may nag-unsubscribe sa akin, so, Deadma, okay lang kung hindi siya mag-unsubscribe, diba, pamasko ko na lang sa kanila, okay lang. At least, alam nyo na, may karma din naman kapag hindi ka nag-subscribe sa akin, karma mo na yun. Tapos kapag in-subscribe mo ako, karma mo rin yun. Kaya guys, sabi ko sa inyo, huwag na huwag kayong mag-unsubscribe kasi 5 ang mababawas sa inyo niyan. One time nga guys, nandun ako sa group page, tapos may nag-subscribe sa akin. In-screenshot niya, sabi niya sa akin, subs back daw. Tapos, yung pagpunta ko dun sa channel niya, nakasubscribe na ako before. Sabi ko sa kanya, ate, nag-subscribe na pala tayo dati, nag-sub-to-sub na tayo dati. Tapos nag-unsubscribe ka sa akin. Hindi pwede yun kasi mababawasan ka ng 5. So, nakita ko kasi, dati before kasi, nasa 253 pa yung subscriber niya. Tapos ngayon, yung naghahabol siya, nag-239 lang yung subscriber niya. Diba ang laki ng binawas? Kaya huwag na huwag ka mag-unsubscribe. Kasi malaki ang mababawas sa'yo, kakarmahin ka. Sobrang hirap nun, maghahabol ka na naman. Wag na wag. Kaya ako, minsan talaga hindi na talaga ako pumapasok sa sub-to-sub na yan eh. Hinahayaan ko na lang yung channels ko na nagugulat na lang ako minsan na may nadadagdagan ng 1, 2, 'di ba? At least pa 1, 2, legit naman, hindi kayo iiwanan. Ganun dapat, guys. So, ako pag nagsasub-to-sub ako sa isang linggo, 3 beses lang ako nagpapasub-to-sub. So, 'di ba, nakakakuha ako sa 3 araw na yon na 50 tao na subscriber. Na legit yun, guys. So, ganun dapat, guys. Huwag kayo masyadong kahaman. Walang lamangan. Diba? Walang lamangan. So, ano naman yung spam? Paano pumapasok yung spam? Lagi nyo ba ito nababasa? So, madalas itong spam na ito naririnig ko na mag-watch ka muna bago mag-subscribe para hindi ma-spam. So, bakit nga ba nag-spam? So, guys, kaya po nagkaka-spam dahil nagbibigay kayo ng link. Nagda-drop po kayo ng link
or nagpapasub-to-sub kayo na link ang gamit. Tapos, ang gagawin nila, isi-subscribe nila agad, pero hindi nila, without notice na, manonood sila or magwa-watch. So guys, wag na wag po kayong gagamit ng link para magpa-subscribe lang, tapos pipindutin agad yung subscribe. Wag po yun. Very wrong po yung paggamit ng ganun, guys. Kasi hindi nila iwa-watch yun, isi-subscribe agad yun, tapos agad. So, hindi yun mababasa ni YouTube. Then, take note guys, kapag nalaman ni YouTube na nagpapasub to sub ka gamit ang link na yon, madidelete po kayo ng 5 beses. Ng 5 beses. Mawawalan po kayo ng subscriber ng 5. Parang saan lang dito subscribe. Pag nag-subscribe ka, 5 din ang mamawala sa'yo. Pag nag-spam ka, 5 din ang mamawala sa'yo. Kaya guys, legit po yun guys. Kaya huwag na huwag kayo magbibigay ng link pag nagsasub to sub kayo. Ang gagamitin nyo po is yung YouTube channel name nyo po. YouTube channel nyo name po. Para doon, kung hindi man sila mag-watch, at least pasok sa banga yung subscriber, yung subscribes nila. So ano nga po ba ang minimum time para pumasok yung subscribe nila? So sabi ng iba is 5 minutes. 5 minutes po para mapasok sa banga yung subscribe nila. Kung 1 minutes, okay din naman. Kung 1 minutes, 2 to 3 minutes, pwede rin yun guys. Pasok pa din yun. Basta na-watch nila yung video bago sila nag-subscribe. So, i-aware nyo sila na bago mag-subscribe, kailangan muna nilang mag-watch ng 1 minutes or 2 minutes. Then subscribe, click the notification bells. Diba? Ganun guys, para updated ka sa mga bagong video ko. Oh, diba? Sabi ko sa inyo eh. So, ayun po ang spam. So, not to spam tayo guys. Huwag na huwag nyong kakalimutan na ang gagamitin ay YouTube channel at huwag po ang link. Not to spam, not to unsubscribe dahil ang karma, mas malaki ang balik. Okay? Triple kill! So guys, kung hindi nyo pa alam yung YouTube policy, meron po ako sa link, meron ako sa baba, sa description, meron ako link sa baba. So, tignan nyo na lang po doon yung new policy ni YouTube 2020 sa baba po. So, salamat po guys. So, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please subscribe na rin kayo and click the notification bells para update ka sa mga bagong YouTube, bagong video ko. Okay ba? Ciao!